Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga bagay na hindi dapat na ipinapasok sa loob ng ating kwarto na siya nagiging dahilan kung bakit lagi kang maraming problema ang pinagdadaanan, maging sa usapin ng pera, pag-ibig, sa inyong pamilya. Ngayon po mga bossing, ano-ano ang mga pinakamalas na dapat ay huwag niyong i-enter sa loob ng inyong kwarto? Una-una mga bossing, huwag kang maglalagay sa loob ng inyong kwarto ng maraming kulay pula. Kasi ang pula mga bossing, swerte po yan. Pero kapag po ito ay dumami, di ba may kasabihan tayo, huwag labis-labis dahil lahat ng labis ay masama. Ngayon pa mga bossing, kapag maraming pula sa loob ng inyong kwarto, kung sino man ang tao na natutulog sa loob ng kwartong ito, ay magiging mainitin ang ulo. Yung bang konting kibot lamang ay galit na, yung mga ganyan, at napaka-neganyan tao. Kasi yun nga po, kulay pula ay marami sa loob ng kwarto. Kaya dapat kunti-kunti lang. Halimbawa, lining lang ay may kulay pula or may ribbon na kulay pula. Yung mga ganon mga bossing. Dapat po mga bossing ko ay konti lang ang pula. Pero ang pula ay napakaswerte sa lahat ng bagay. Huwag lang sobrang dami. Makakita ka mga bossing ko ng kinulayan ng buong bahay ng kulay pula. Nako mga bossing, yan po, asahan nyo, ang dami-dami niyang kaaway, ang dami niyang mga pagsubok na pinagdadaanan, at parang feeling ay pasanaan daigdig dahil nga po sa ang dami-daming kulay pula. Dapat yung mga panakto lang, huwag po lalabis at huwag rin kukulang. Ganun din po mga bossing ko, alam nyo naman, na napakamalas kapag meron kang salamin na nakaharap sa higaan. Kasi 'di ba, sabi nga po nila, magtapat ka ng salamin sa mga pagkain, sa pera para nadodoble. Yan, parang dumadami po sila, nag-a-attract ng swerte. Kapag sa higaan naman mga bossing ko, ay dumadami din ang tao. Diyan yan po mga bossing ko, ay nag-a-attract ng mga third party. Kaya dapat huwag ka pong merong salamin sa tapat mismo ng higaan. Kasi yun nga po, nag-a-attract ng third party at maaaring yun nga, na mauwi sa hiwalayan. Meron akong kakilalang ganyan mga bossing ko, katapat ng higaan. Ay nako mga bossing ko, yan po ay nauwi sa hiwalayan ng kanilang relasyon. Ganun din po mga bossing ko, huwag na huwag kang maglalagay ng mga sumisimbolo ng tubig sa inyo pong kwarto. Dahil yan po ay magdudulot ang mga pagtatalo mga bossing. Magdudulot ng mga iba't ibang problema, lalo-lalo na rin po sa inyo pong mga anak. Kapag po hindi lang sa master bedroom, pati sa mga anak natin, huwag kang maglalagay ng mga sumisimbolo ng tubig. Kagaya na halimbawa, may aquarium. Sa salas nyo ilagay ang aquarium o kaya bago pumasok ng inyo pong tahanan ang aquarium. Huwag po yan sa loob ng kwarto. Sabihan nyo inyong anak, anak, hindi maganda na magkaroon ng aquarium sa loob ng kwarto. Ganun din po mga bossing. Ako, kami dati, bagamat alam ko po yan, pasaway, gusto ko. Walang papigil. Ang dami namin mga problema pinagdaanan mga bossing. Tapos, yun nga po, away-away. Palagi kami dalawa ng mister ko, away-away palagi. Ganun din po mga bossing ko, huwag kang maglalagay ng ganyan. Pati mga frame na may mga sumisimbolo ng tubig. Halimbawa, nangingisda. Swerte po yan, pero sa salas nyo po yan ilalagay or sa kusina, malas po yan sa kwarto. Malas din po yan sa may hagdanan. Kung marami kang frame at iba't ibang isda pa ito or may barko naglalayag, yan po ay meron sa hagdanan, ilagay nyo po yan sa kusina or kaya po sa salas. Hindi po yan maganda sa may hagdanan din at ganoon din po sa kwarto. Malas po yan. Tapos, huwag ka rin pong maglalagay ng mga frame na, halimbawa, yung mismo katawan nyo ay pinadrawing nyo, yung mga ganon. Huwag kayong maglalagay. Malas din po yan. Sumisimbolo rin yan ng tukso. Kahit katawan nyo po yan, kahit kayong dalawang mag-asawa, malas po yan. Huwag nyo pong ilalagay po yan. Huwag ka maglalagay ng ganon. Magaling pa yung sumasayaw kayong mag-asawa o ng inyong pamilya. Ganon po. Huwag lang po yung, alam nyo na, yung hindi ko alam kung pwede sabihin dito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kailangan po mga bossing ko ang mga nakalagay sa kwarto natin, yung mga sumisimbolo ng masaya, walang mga ganon, yung alam nyo na yung pinadrawing nyo, kaya ibang babae na nakaganon, nakatapis lang yung mga ganyan, ako, hindi po yung maganda. Yung po ay sumisimbolo ng mga tukso, mga third party. Yan po mga bossing ko, ang mga ilan, or kung ikay nagpaplano pa na maglagay ng cactus sa loob ng inyong kwarto, huwag, dahil malas din po yan pagdating naman sa halaman. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniwala at nais nyo po mga bossing ko na subukan yung aking mga pinagsasabi, ay subukan nyo po ito at kayo mismo makakapansin na malaking magandang pagbabago na
magaganap sa buhay ninyo at sa inyo pong buong pamilya. Kaya kung kapaniniwala mga bossing, asya, good luck po sa iyo lahat.